What's up, mga kabakat? Char. So, ngayon, magluluto tayo ng lechon belly. So, what we need here is, kailangan natin ng, of course, sibuyas. Pwede rin sibulino kung meron kayo, pero kami, wala kaming sibulino. So, sibuyas na lang. And then, dinikdik na bawang. Tapos, ito, pampasarap. Instead na luya, we have here tanglad. Tanglad para sa mga hindi pinalad. Tapos, ang pinaka-importante sa lahat, of course, we have the pork belly. Ayan. So, piliin nyo yung malaman at medyo manipis lang yung taba. Tapos, ayan siya. So, this is about 2 kilos or... Tapos, kailangan din natin ng chicken powder. So, since wala tayong chicken powder, we will use more chicken cubes. So, ganito ang gagawin natin. Kuwang, didikdikin natin. So, ang gagawin natin sa sibuya, syempre, hiwain natin ito. Okay lang na malalaking hiwa kasi ilalagay naman siya sa ano sa belly. Yes. Syempre kailangan natin siyang hiwain. Pero kahit hindi na siya malulaki. I mean, kahit hindi siya maliliit. Are you cooking? Yes. I will cook later. Prepare natin ang ating tanglad. So, commercial muna. May mapulit dito sa likod ko. So, itong tanglad, ang gagawin natin dito is ibubugtos natin siya. Tapos, gaganda natin siya para mamaya ilalagay natin dun sa gitna ng fork. Tapos sa pagpapakuluan niya. Okay. So, stay tuned for the next step. Another thing pala, yung pork belly nyo, titingnan nyo kung may mga buhok-buhok. Siyempre, kung may buhok, hindi naman yan buhok sa kiligili, parang bunutin nyo syempre, ahitin nyo po siya. Pero itong pork belly kasi natin, malinis na to. So, wala na tayong tatanggaling mga buhok-buhok dito. Kasi flawless po itong baboy na nabili natin. So, siguro nagpapaano po siya, nagpapawak. Kaya, as you can see, wala po talaga siyang buhok. Oh. Or baka inahit na po siya nung ano, nung nagkatay. Ayan. Pero meron siyang mga konting mga buto kasi umabot sa ribs yung belly niya. So, aalisin din natin to. Pero, konti lang po to. Yan. Alisin mo yung buto para maano mo po siya, ma-roll mo po siya later. Dito ka lang. Dito ka lang. Okay. Ganyan siya. So, ganito po pagtanggal ng buto, ah. Halimbawa, ito yung ribs. So, hiwain mo lang siya dito. Lalabas naman itong buto niya. Hiwain mo yung bandang may buto niya. And then, doon mo po siya dudukutin.
para hindi magutay-gutay yung ano, yung pork niya. Diba? Tanggal na siya. Tanggal yung buto, iwan yung laman. So, ito na ang ating pork belly. So, malinis na siya. Namassage na din natin siya. Kasi mas maganda pag minamassage mo siya para lalabot yung laman. Ang una natin gagawin is ilalagay mo yung, kunyari, meron kayong chicken powder, yun ang ipupunas ko dito. Pero tayo, ang ginamit natin is nor pork cubes. So, ilalagay mo siyang ganyan. Papahid mo siya. I-massage mo siya kasi masarap yung minamassage. Yan. Ilagay mo siyang ganyan. Nor pork cubes, di ba buo siya? Ilagay mo siya ng mainit na tubig para matunaw ng konti. Bago mo siya ipapahid dito. Lagay mo na siya. Lagyan mo rin siya ng konti asin. Konti lang para yung naalat. Konting asin lang. Super konti lang. So, after that, ilalagay mo na ang bawang. Binugkos natin na tanglad kanina. And then, talaga ang tamang pag-roll. And ito na po ang ating, ito totoo na talaga to. Ganito po siya. Ganito dapat itsura niya pag ipapa-boil mo siya. Para matibay, hindi lalabas yung palamang niya sa loob. Tsaka, look at that. Look at that. Ilalagay na po natin siya sa boiling water. Yan, wait natin kumulo yun. So, hayaan lang po natin siyang kumulo. Uy, medyo nag-ano.
Luto na ang ating pork. Ready for chopping. Chop mo na! Pagkatapos mo siyang prituhin, i-chop na natin siya ng ganyan. Kita mo mga video ko dito. Masabi ka mo lang ito. Luto na ang ating crispy pork belly. Okay.